Magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating mga kapatid na ka-business, kumusta po kayo? Pasensya po. At ngayon lang po tayo nakapag-reaction sapagkat meron po tayong ginawa ang mahalagang gawain kung saan nag-mission po tayo at ngayon lang po tayo naging maayos. Well, sa ating pong reaction video sa ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin itong nangyari sa vlog ni Papa Dins. Ito po yung pagbibigay tulong niya sa pinsan ni Kuya Bal, si Ate Bibi, na kanyang nakita, nilapitan siya habang siya ay nagmimisyon. Dito po kasi mga kaibigan, kung ating pong titingnan, marami pong mga nakita akong tila paghahati ng saloobin at damdamin ng kuminto. Ilan sa mga nanood ng videong ito. Pero ang hiling ko sana sa inyo, tapusin ninyo itong reaction video na ito bago kayo mag-comment, nang sa gayon ay hindi malihis ang ating pong mga nais sabihan. Nire-respeto at igagalang ko naman kung ano po ang inyong mga saloobin. Bagamat hingin ko sana na bigyan niyo ako ng pagkakataon na panoorin at pakinggan ang aking mga punto de vista. Ang hangad natin dito ay maisaayos ang lahat dahil tila nakita natin ang ilang mga isyu na dapat nating liwanagin. Una, nagkaroon ba ng pagkukulang si Papa Dins in terms of coordination? Na ipagpaalam nga ba ito? Nararapat nga ba nilang tulungan? Pangatlo, nagkaroon ba ng pagpapabaya ang pamilya Matubang dito sa kanilang kamag-anak? Bakit sila tumutulong gayong nagulat tayo na ganito ang sitwasyon ng kanilang mga kamag-anak? Pang-apat, dapat nga bang ituloy ang pagtulong? Itong mga isyong ito mga kaibigan ay atin pong hihimayin at bibigyan ng punto dito po sa ating reaksyon. Sana po tapusin lang po ninyo ang video at tayo po ay magpapatuloy matapos lang po ang maliit na ating end. Subuhin ng mga kaibigan, eto na nga po, akin pong pinag-aralan ang video. Una po doon sa vlog ni Papa Dins. Marami po kasing lumabas na mga agam-agam at komento na isang punto gusto nating linawin. Wala nga bang koordinasyon itong nangyaring pag-vlog nito? Nagkulang nga ba si Papa Dins sa koordinasyon sa Kalingap? Ito yung punto na gusto nating himayin. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin itong unang clippings ng kanyang video. Ating lahat ay na maring nabasa niyo na po doon sa ating thumbnail at sa ating title. Kaya di ko po in-expect din ito na tutulungan din natin yung isa sa mga nagpakilala po na kamag-anak po ni Kuya Bal. Pinsang buo po niya ito. No? And nagpaalam din po tayo, syempre bilang respeto kay Kalinga Prab. Nag-chat po tayo sa kanya. Ito po ang aking chat sa kanya. Pero good day, may concern lang ako. May humingi po kasi sa akin ng tulong at yun niya, nagpa-abot din po tayo ng tulong sa kanya sa abot ng ating makakaya. And pagpapaalam ko lang po, kung pwede po bang i-upload ito o huwag na. Ay na nag-reply naman po si Kuya Rab. Ang sabi naman po niya ay okay lang naman po. So ayun mga kaibigan, maliwanag po. Kung napanood ng video ng ating mga kaibigan, una pa lang masasagot na agad yung pong katanungan, nagkulang nga ba ng koordinasyon? Dahil nung malaman ni Papa Dins na ito palang kanyang tutulungan ay pinsan buo ni Kuya Bal, hindi niya agad in-upload ng video. Ang ginawa niya, nakipag-ugnayan siya kay Kalinga Prab. Bakit? Si Kalinga Prab ay kanyang kumpare, inaanak niya yung anak ni Kalinga Prab. Kinakapatid na rin niya sapagkat si Kabusiness naman ay inaanak si Kalinga Prab sa kasal. Ibig sabihin, sulito ang relasyon ng mga taong ito. Kaya maganda ang kanilang mga ugnayan. Dito sa puntong ito, marami ang nagtatanong, bakit daw pinakialaman pa? Bakit daw hinayaan nilang i-vlog pa ito? Dapat hinayaan na lang. Dahil tinitingnan nila yung impact ng gagawing vlog na ito doon sa ginagawa ng mga Kalinga family. At pwedeng sabihin na tila nagkulang si Kalinga Bal sa pagtulong sa kanyang pinsan. Pero for respeto ng isang Papa Dins, bago niya i-upload ang video ay tinanong muna niya. At ito nga, pinayagan naman siya mga kapatid.
pinayagan naman siya na i-upload ang video dahil alam din naman ni Kalinga Prab na hindi ilalagay sa balag ng alanganin ang kanilang pamilya dito sa vlog na ito. Pero dahil habang ina-upload yung mga sunod-sunod na video, ay tila mas lumalalim ang mga komento na hindi maganda na itinatapon sa kanila. At naramdaman yan ni Papa Dins. Siyempre, sa isang, masabi natin kahit ganito katagal na si Papa Dins, pero this is the first time na ma-encounter niya ang ganitong klaseng pagkakataon, ay maaaring masaktan din ang kanyang damdamin. Dahil mali ang interpretasyon ng mga tao sa interpretasyon na nais niyang ihayag. At nang nakita yun at naramdaman na nakapag-usap sila si Papa Dins at ni Ka-Business to the rescue si Ka-Business. Pinuntahan ni Ka-Business yung lugar, inalam niya yung lugar, at tulad ng dati, ipinaalam pa rin niya kay Kuya Bal. Sa pagkakataong ito, tingnan natin itong video clippings na ito. Taon na na-vlog, papatid sa ito mga pinsan. Pinsan buo ba? Opo. Pinsan buo ni Kuya Bal, dalawang senior. Opo. Dalawang senior, ano po, mga kabisnes naming minamahal. So yun, ano po, paglilinaw lamang po, mga kabisnes naming minamahal. Bago po natin ipagpatuloy, binigyan din niya paglilinaw. Paglilinaw. So dapat nakarating tayo sa puntong ito, paglilinaw. Na ito po, bago i-public o no, na-upload sa YouTube channel ni Papa Dins yung kanyang kauna-unahang video dito sa mga pinsan ni Kuya Bal, ay meron pong pahintulot, syempre. Maliwanag yun, mga kaibigan, binanggit ni Ka-Business. Bago i-upload ay mayroong pahintulot. Syempre, mga kaibigan, alam nyo kung bakit. Alam naman, tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman hahayaan ni Ka-Business at ni Papa Dins na ilagay sa balag ng alanganin itong pamilya ni Kuya Bal dahil maganda ang kanilang relasyon. At alam din ni Kuya Bal na hindi siya mapapahamak dito dahil tiwala siya ng buong buo kay Ka-Business at kay Papa Dins. Dapat yun ang ating tiningnan. Naman, bilang paggalang at respeto. Ano po, at may pagkakataon na rin po, mga ka-business, na nagkausap kami ni Kuya Bal sa telepono at pinaalam ko nga po, pinaalam ko itong na-vlog ni Papa Dins na mga pinsan niya at sinabi niya nga na totoo, pinsan niya talaga. Okay, so dito isinabay niya yung confirmation kung talagang pinsan niya at kinonfirm nga po na pinsan niya. Nang malaman ito at nagkaroon ng confirmation, alam niyo mga kaibigan, inalam ni Ka-Business kung ano ang dahilan. Kasi itong video na ito, dito sa video ito na tinanga pinsan ni Kuya Bal, tutulungan ni Ka-Business, masinhin na po ang ano, ang kumbaga palitan ng komento rito, mga kaibigan. Mayroon na nga nagsasabi na, Ka-Business, bakit mo papakikialaman yan? Nagpapadami ka ng views. May mga komentong ganun. Oh, gusto mong, kumbaga, i-discredit itong Kalingap. Siyempre dahil, alam nyo mga kaibigan, batid ng lahat na tumutulong si Kalingap Rab, si Kuya Bal, tumutulong nagpapabahay, pero this time, kamag-anak nila ay makikitang ganyan ang sitwasyon. Pero isa sa malaking katanungan dito, dahil yan ang pinupunto ng mga tao, ng ilang mga tao, mayroon din bang pagkukulang si Kuya Bal dito sa kanyang mga kamag-anak? Ito rin ang isa sa inalam ni Ka-Business. Kumbaga, inimbestigahan niya, inalam niya ng maigi, tinanong niya ng maigi. At dito, sa pagkakataong ito, mga kapatid, yung kasagutan. Ito naman galing. Hey baby, ano? Ah. Hey baby, may gusto lang akong linawin. Kasi po, si Papa Dins ay medyo nagkaroon ng, ika nga, nagdadalawang isip na bumalik rito. Kasi nga yung upload niya, nung una at pangalawa, ay marami kasi mga komento na hindi maganda. Ito mga kaibigan, ha? The reason why na nirescue na ni Ka-Business, syempre ang damdamin ng isang ama sa nakikitang mga komento at nakikitang reaksyon ni Papa Dins. Sa sinabi ni Ka-Business na parang nagdalawang isip, hindi ko masisisi
si Papa Dins sa ganyang klaseng sitwasyon. Una, hindi siya sanay sa ganun. Dahil ang kanilang intensyon at hangarin ay tumulong, purely tumulong ng walang kapalit. At siyempre masakit yan. Masakit yan para kay Papa Dins na sa ganung pamamaraan na akala nila maiintindihan sila ng tao, ay ito ang ipinapalit. Sila ang tila nasisisi ng taong bayan sa isyong ito. Ungat mahalaga itong klaseng usapin dahil magkaiba ang sitwasyon. Sila ang tumulong ngayon sa isang kamag-anak ng isang vlogger na tumutulong sa tao at nagbibigay ng pabahay, which is the kalingap. Mga ibang sitwasyon yun. Di ho ba? Ito masyadong naging, kumbaga, mainit ang talakayan dito dahil kamag-anak ang involved. At ang pangalang Val Santos Matubang, ang siyang na isasali sa usaping ito. Tama nga naman kung titingnan natin, mga kaibigan, pwedeng sabihin ng ibang na, uy, bakit pinabayaan? Bakit sila ka-business ang humarap niyan? Minsan kasi may mga pagkakataon na hindi natin alam kung ano nga ba ang beyond na mga kwento. Yung kwento, beyond the scene. Kasi mayroon naman yung koordinasyon. Katulad yan ng una pa lang, nakipag-coordinate na si Papa Dins doon kay Kalinga para bilang respeto at pagtanaw ng mabuting relasyon. Dahil syempre, kamag-anak nila ito. Marahil kung sinabi ni Kalinga Prab na, uy, Papa Dins, huwag mong i-vlog yan. Kami nang bahala dyan, di ba? Pero makita din natin, and sa other side of the coins, makita din natin na malinis ang puso ng mga Kalingap, si Kuya Val at si Kalingap, malinis ang kanyang puso na kahit i-vlog yun, walang masasabi ang mga tao dahil alam nila na tinutulungan nila ang taong ito. Ano po, at lalo na patungkol kila Kuya Val. Gusto ko po sana sa inyong mismo manggaling. Ano po, kasi alam naman natin kung gaano kabuti ang puso ng isang Kuya Val. Marami siyang natutulungan mga kababayan po natin, di po ba? Ngayon, ang tanong, kayo na mga kamag-anak ng Kuya Val, pinsanin, ay alam ni Kuya Val yung ganitong sitwasyon niyo. Alam niya po, ano? Opo. Okay. Tinanong siya, alam ba ni Kuya Val itong sitwasyon niyo? Alam. Alam daw, ha? Alam. Okay? Ano po ba yung mga ano? Gusto ko lang maging malinaw kasi sa kapakanan ng mga nanonood. Kasi napapagkamalan si Kuya Val na parabagang walang ginawang pagtulong para sa inyo. So yun po ang gusto kong linawin sa lahat. Kinaklaro ni Kabusiness. So dapat ano yung mga nambabas sa Kabusiness family, dapat nakarating sila sa puntong ito kasi ito yung pinaka crucial na kwento ito. Kung saan mismo si Kabusiness inaalam niya ang sitwasyon. Tinulungan niya ba ang pamilyang ito? Tinulungan mga ba sila nila Kuya Val itong pamilyang ito? Ito yung crucial at masasagot yan mga kaibigan, tingnan natin. Ng mga nanonood. Ano po yung mga tulong na ibigay sa inyo ng Kuya Val? Marami naman siya na iturong sa amin. Marami. Lalo-lalo nung mama ko buhay pa. Uh-huh. Lagi sila nagbibigay sa amin ng pera para sa mama ko. Okay. So ibig sabihin mga kaibigan, itong pamilya ni Kuya Val, matagal ng panahon, tinutulungan, nag-aabot talaga sila ng tulong. Kaya lang siyempre, yung mga tulong sa mga pamilya, hindi naman pwedeng i-vlog yun. Diba? Hindi natin nakikita yun. Kung ano man yung mga pagmamahal na pinapakita ni Kuya Val dito sa kanyang pamilya, hindi naman pwedeng i-vlog yun, no? Hindi natin nakikita yun. Napansin lang yan ngayon dahil na-vlog ni Papa Dins. Si Papa Dins ang nag-una, tapos si Kabusiness, saka lang pumutok na napansin, uy, tika, ba't ganyan yung bahay nila? Samantala si Kalingap, si Kuya Val naman namimigay ng bahay, bakit itong ano hindi inaasikaso? Ganun ho yung naging conclusion dito sa comment section. At dahil sa naging conclusion yan, tila mas napapahamak sila Kabusiness kayo at tila nagpapasikat kayo. Gusto ninyong kumbaga i-discredit ang Kalingap, no? Pero hindi ito ang intensyon ni Kabusiness at ni Papa Dins. Katunayan mga kaibigan, sa katunayan, itong babaeng nakaupo dito, yan yung babaeng may kalong ano, nagpapahayag. Ha, tingnan natin, pakinggan natin. Mapagawaan kami ng bahay. Pinansyan lang po namin din nga sa pabahay na ibibigay sa amin. Ayun. Ayun ha, maliwanag. Tinanong direkta,
sa sitwasyon, wala bang aksyon si Kuya Bal? Sabi nila, sabi ng babae na galing sa bibig niya, may papagawang bahay sa kanila. Kaya lang, doon ho ipapatira sila sa lugar nila, Kuya Bal. Anong sagot niya? Tinanggihan po namin. No? Tinanggihan po namin dahil mayroon din namang pabahay ang local government. Sa point na ito, mga kaibigan, may nakita akong magandang ugali nitong pamilyang ito nila Ate Bibi. Alam niyo yung ugali nila? Handa silang magtiis sa kanilang sitwasyon. Kasi sorry sa word na opportunista, no? Pwede sabihin natin na, okay, sige, Tito Bal, okay, ipagawa kami ng bahay doon, no? O hindi nila sasabihin dito na magkakaroon sila. Tapos, pwedeng dito lang sila, lipat-lipat lang sila, di ba? Pagdating dito, pwede din silang magkabahay dahil may nakapila silang pabahay, which is i-award na sa kanila. Di ho bang ganun? So sila, handa silang magtiis, pero pinatunayan dito na hindi sila pinabayaan ni Kuya Bal. Ngayon, ang tanong, hindi naman sila pinabayaan. Ano yung tulong? Iba po yung tulong dahil ang tulong na kinakailangan ni Ate Bibi, the reason why lumapit siya kay Kabusiness ay para magkaroon siya ng pananaw dahil may problema siya sa kanyang mata. Pero sa usapin, kung tinutulungan sila ni Kuya Bal, klarado lahat yan. Kung nakarating lahat ng mga baser dito o ng mga nagkikwinto, nagtatanong, nambabas kay Kabusiness, kung nakarating sila dito, napaliwanag lahat yan. Burado lahat yan. At dito, itinaas pa nitong pamangkin ni Kuya Bal ang pangalan nila na hindi sila kailanman pinabayaan ni Kuya Bal. Kahit ganoon ang sitwasyon, tatunayan, inupiran pa sila ng pabahay, tinanggihan lang nila. O kita nyo yun. Kung itong pamilya, siguro marahil nag-iisip din sila eh, sa halip na mapunta din sa kanila, maaaring sinabi na lang nila, sige, bigay mo na lang sa iba. Bakit ka mo? Mayroon namang nag-aantay ang local government eh. Papasok naman eh, parating naman, magkakabahay din sila. O hindi ba magandang, kumbaga, parang tila sakripisyo, pansamantalang sakripisyo sa kanila para sa kanilang katayuan at estado ng kabuhayan. Okay lang, sige, bigay mo na lang yan sa iba at kami naman ay may darating na. Di ho ba? So, hindi po natin dapat bigyan ng pagkakataon na itong pagtulong ay magkaroon ng bahid ng anumang kumbaga interest ng bawat isa. Wala ho ditong pagkukulang si Kuya Bal sa kanyang mga kamag-anak. Maliwanag po na pinatunayan ng kanyang pamangkin at ni Ate Bibi na hindi sila kailanman iniwan sa larangan ng pagtulong ni Kuya Bal. Kaya nga lang, hindi po nakikita yan sa video. At ngayon lamang po yan nakakalkal at ngayon lamang po yung lumalabas dahil nailabas siya sa video ni Papa Dins at ni Kabusiness. Isa po sa punto na gustong-gusto ko rito, ito na po eh. Mayroon dito si Kabusiness sinabi na gustong-gusto. Itong ending, itong patapos na eh. Dito po sa patapos ng video ng ito. Hindi na ko tinatanong. Ibigay sa ating petition. Oh. Ito yun. Dali ang kabuuan pa lang babayaran ay? Pagka wala ka pang bill niya sa SSD, ay SSD. Since senior, ay ako po siya ng 145,000. Tapos? Ang bill niya at saka senior. Citizen discount. Ngayon, kapag meron ka namang female at saka senior, ang total niya ay 77,000 pesos. 77,500. Yun. Kaya po, sabi ni Ate May, So mga kaibigan, ayan ha, 145. Pero pag may senior, 77,500 ang babayaran. Ngayon, ang tanong, ano ang binatawang pangako ni Kabusiness dito? Mag-discount eh. Almost 50%. No? Nasa 50% po mga kabusiness. So, malaking bagay. So, yun ang nanay. Antayin natin ang konti yung pag-asikaso rin sa Apeles, yung field head. Yung senior ID mo. Ano po? At huwag kang mag-alala, nai, kasi yung
Yung pagpapaopera ng mata mo ay talagang matutuloy yan. See? Ito po yung ano, ito po yung huling part ng video ni Ka Business. Now, ano ang point, mga kaibigan? Kaya binigyan natin ng reaction video ito. Dahil ako ho, bilang reactors ng Ka-Business, hindi rin po, nasasaktan ako sa nakikita, ano po, sa comment section, na tila ang pagtulong nila Ka-Business dito, kila Ate Bibi, ay nagkakaroon ng bahid na intriga. Correct me wrong, pero ang salitang gagamitin ko ay intriga. Between sa interest, ano nga bang klaseng pagtulong ito? Pero maliwanag po, kung ating pong uunawain from the beginning, number one, hindi po mapapantayan ang magandang relasyon ni Ka-Business at ni Kuya Bal, ni Papa Dins at ni Kalinga Brab. Bakit ka mo? Dahil nandyan yung respeto, hindi po nawala yun. Una pa lang, nung ipaalam niya kay Kalinga Brab ang kanilang kamag-anak ay na-vlog, humingi siya ng pahintulot, respeto po ang tawag doon. Pangalawa, nung mag-rescue na si Ka-Business, inalam niya ang sitwasyon. Isa po sa naging pumasok, sumagi sa isip ni Ka-Business. Ito ang pagkakataon na maibalik niya ang pagpapasalamat kay Kuya Bal. Dahil marami po sa ating mga kalingap ang sumuporta dito kay Ka-Business at Papa Dins. At dahil doon, sa pamamagitan nito ng nakita at nalaman na kamag-anak ito ni Kuya Bal, ito ang kanilang pagkakataon na maibalik. Walang ibang halong interes maliban lamang sa pagtulong na maipakita man lang ang kanilang pasasalamat kay Kuya Bal. Kung may mali dito, mga kaibigan, sa pagtulong nila, kung mayroong mali, naabisuhan na sila ni Kuya Bal. Kaya ho tayo bilang manunood, dapat sana wag tayong tumingin sa thumbnail. Huwag natin pagbasihan kung ano ang laman ng thumbnail. Mainam na bago tayo magbigay ng reaksyon, tingnan at panoorin natin ano ang laman ng video. At kung sakaling tayo ho ay nag-aalangan kung ano po ang tinatakbo ng kwento, hintayin natin ang mga kasunod pang istorya at kaganapan bago tayo magbigay ng reaksyon. Sapagkat hindi natin alam ang tinatakbo kung ano nga ba ang nais gawin ni Ka-Business at ni Papa din sa pamilyang ito. Hindi matatawaran ang magandang relasyon ni Ka-Business at ng Kalingap. Kung hindi maganda ang relasyon ni Ka-Business at ng Kalingap, ni Papa Dins at ni Kalingap Rab, ito palang entimano sa una ay hindi na nila papayagan dahil magkakaroon nga ito ng refleksyon sa kanilang pagkatao at sa kanilang pamilya doon sa Kalingap. Pero malakas ang loob ni Kalingap Rab at mismo ni Kuya Bal na ibigay ang pagkakataon na sila na muna ang mamahala dahil nakita naman nila matulungan itong pamilyang ito dahil walang itinatago si Kuya Bal. Alam niya from the beginning na binigay niya ang kanyang kamay sa pamilyang ito, tinanggihan niya lamang. Dahil maunawaan natin na ang pamumuhay naman nila Ate Bibi ay nasa Bulacan. At nakita rin naman nila Ate Bibi na sa kanilang pamumuhay o estado doon sa Bulacan, sa kanilang paninirahan, panunuluyan doon sa Bulacan, ay may pinangakong pag-asa ang local government na magkakabahay din sila. Napakagandang attitude na ipinakita din natin, Bibi, na hindi nila sinunggaban ang offer ni Kuya Bal na bigyan sila ng pabahay, nakita nilang mayroon dito. Maaring makuha silang bahay. At siguro, marahil nangyari yon, naisip nila, mas mainam, ibigay din nalang sa iba at itulong ang bahay na ibibigay sa kanila. Hindi ba magandang sisyon? Ito nga lang, lumapit sila kay Papa Dins sa paglapit na ito, mga kaibigan. Marahil, hindi sila nagdalawang isip dahil
alam nila na mauunawaan ng lahat ng mga manunood dahil nakikita nilang may magandang relasyon si Kuya Bal at ang Kabusiness Family. Mga kapatid, mga kaibigan, sana po may napulo tayo sa kwentong ito. Una, lagi nating ugaliin, panoorin ang video. Huwag tayong magbase sa thumbnail bago magkomento. Iba-iba man tayo dito sa social media, pero huwag nating kalimutan ang salitang respeto. Tingnan natin ang tinatakbo ng kwento bago tayo magkomento. Sa muli, mga kaibigan, sana po patuloy natin mahalin yakapin Kabusiness Official, at siyempre suportahan natin lagi si Papa Deans. Palakasin natin ang kanyang loob, sapagkat si Papa Deans ang tumatayong kaagapay sa mga programa ni Kabusiness. Nakikita ninyo, minsan kapag nagkukulang ng suporta si Kabusiness, si Papa Deans ang sumasalo. Silang dalawa ay talagang swak na magkatandim. Kaya nararapat lang na kung anong suporta dapat ay binibigay natin kay Kabusiness, ibigay din natin kay Papa Deans. Ako po muli sa Taong Galang, mga kaibigan. At sana po, huwag nyo din po namang i-skip ang ads para sa akin, tulong na rin sa channel ko. Hanggang sa muling reaction, mga kaibigan. Magkita-kita po muli tayo. Paalam pansamantala.